Bored ka ba sa iyong buhay? Hindi ka ba nakakalabas? Wala ka bang day off? Pwes, bigyan mo ng oras ang iyong sarili. Pwede ka namang mag-inarte. Libre naman yan. Lakasan lang ng loob ang aking video na to. Total makeover. Transformation. Mula sa unat, biglang kumulot. Biglang naging ganito. So, tingnan nyo na lang kung anong ginawa ko. Bakit nagkaganito na naman ang buho ko. Panoorin nyo naman, please. Hello guys, as you can see, ito nga po, Banyo Queen na naman tayo. So, puputulin ulit po natin yung ating buhok. Kasi, summer na. Welcome summer. So, another new look po tayo. Mas maikli. Ikakat natin siya ng ganyan lang siya. Kakaiba naman yung gagawin natin ngayon kasi ididivide ko sa 3 yung aking buhok. Isa dito, dito at saka doon sa likodan. So, para makita natin yung pagkakaiba ng ating gagawing gupit. Kasi mas maikli yung gagawin natin ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, meron dong isa sa likod. So, 3 yan. So, ayan. Hinati ko muna siya sa gitna. I-sure lang natin na ayan. So, ang gagawin kasi natin is mas maikli ngayon guys. Nakikita nyo kung gaano ka ikse yung aking aalisin. As in, totohanan to. Walang jokes. Mas mahaba yung inalis natin ngayon. So, ganun din yung ating gagawin doon sa isa. Ayan. So, yung isa naman sa likod. Ganun din yung gagawin natin doon sa likod. Huwag kayong mag-alala. Hindi yan makakalbo. Tansyado natin yung ating kukuhanin. So, ito yung nakuha natin sa likod. So, ngayon, aalisin na natin. Huwag kayong kabahan kung ano magiging itsura ko. Ayan na siya. So, di ba, maikli na siya. Ayan, napaikli na natin siya. So, ibu-blower naman natin siya bago natin ayusin. Iiksian ko pa siya, aayusin ko pa siya. Medyo may mga, syempre, hindi mawawala yung konting haba-haba. Aayusin natin yan. Huwag kayong mag-alala. Para sure kayo na talagang ginupit ko, ito yung aking buhok. Hindi to sa part dito. Makikita niyo. Ayan. Maraming mahaba. Siyempre, kayang-kaya natin yan. Kiring-kiri natin yan. Para saan ba ang iba't ibang kulay? Ang iba't ibang kulay. Nakukotcharot. Ayan. O, diba? Tapang lang ang loob yan, guys. Ito yung ating, ano, new look ngayong summer. Ngayon naman, syempre, umiilag na ako. Ako na lang magtatapos kasi may mag-inay. Update ko kayo later. Ang kapal na naman ang ating buhok. Ayan, nakita nyo? Ang kapal niya. Ito yung ginupit natin dati na bangs.
kung mapapansin nyo dito. Ayan na. Kasi nga, kumakarli na naman yung hair ko. Ganito yung haba lang na gusto ko sa buhok ko. Kasi sabi ng kids ko, Mami, bagay sa iyo yung ano. Pag sumusyonda na daw dapat, iniiklian natin yung buhok para naglulukiyang tayo. O, di ba? May advice ang ating mga kids. And syempre, na-blower na natin. Ito naman yung ating pampa-aura. Ito yung ating magic plancha. Ang una nating gagawin, yung ating bangs. Uunahin natin kasi hahaba siya, guys. Pahabain natin yung ating bangs. Ayan. So, ito muna yung una natin gagawin. Ayan, umuunat na siya. Uunti-untiin lang natin siya, guys. Ayan. Ang pinaka, ano, didiin na natin yung taas. Ayan. Tumataas yung ating kilikili. Nakikita yung, ano, yung ating kilikili pa. O, basta, ganito lang po, kagaya ng dati. Ganun lang. Isagad nyo lang dun sa pinakapuno. Siyempre, kagaya guys ng dati. Ayan. Ganun lang yung mga gagawin natin. Ang kagandahan, kaya po gustong-gusto ko na ano, na maikli yung buhok ko. Ang daling plantsahin. Kaya huwag kayong mag-alala guys. Huwag kayong mag-alala kung hindi sobrang pantay. Hindi sobrang pantay ng inyong DIY. Kasi, kaysa naman sa ano, lalabas pa kayo, babayad pa kayo sa parlor, o ma-save kayo kung kayo na lang ang magugupit. At least, sundan nyo lang yung ano, yung simpleng pamamaraan ko. Ayan. Idiin nyo lang dito sa puno ng buhok kung nasaan yung kumukulot. Kasi guys, sa totoong buhay, curly talaga yung hair ko. So ayan, kung mapapansin nyo, parang hindi siya ano, yung parang marunong talaga yung gumupit. Actually, marunong naman po ako ng konti kasi even in my kids, nung mga bata pa, yung mga anak ko, syempre mga bata pa sila kaya wala silang reklamo. Ako yung gumugupit talaga sa kids ko. So, ayan. Hindi nyo halata na, hindi siya pantay-pantay. Ang kagandahan kasi guys, kapag kompleto ka, may blower ka, may plancha ka, ayan na, naa-aurahan natin yung ating buhok. So, ayan na siya. Diba, ang ganda ng pagkakadali natin. Parang walang tukab-tukab. Talagang as in, parang professional ang dumali. Charota. Diba? Ganyan lang, guys. Lakasan lang ng loob. Libre ka pa. Wala pang ano. Walang hassle. Lalabas ka. Wala kang oras. Gagastos ka. O, di ba? Ayan. So, dito naman tayo sa kabila. Raramdamin mo yung likodan na ano, talagang as in. Tsaga lang. Tsaga. As long as hindi masusunog yung buhok mo. Ayan. Ganyan lang. Tsatsagain mo lang talaga ng hug. Ayan. Kailangan lang natin. Kung ano din lang yung ginawa natin sa kabila. Ganun din lang yung gagawin natin sa kabila. Tsagaan lang syempre. Tiis ganda sabi nga. Ayan. Diba? Sobrang easy lang guys. Syempre kailangan natin kung gusto mong gumanda, maiba yung aura, tsagain mo at bigyan mo ng panahon yung sarili mo. Kasi talagang ang sarili guys, dapat binibigyan natin ng time. Hindi kailangan na sobrang maganda tayo.
kailangan lang marunong tayong mag-ayos sa sarili natin para kahit papaano mag-iba yung aura natin, look young, look beautiful, diba? Eto na guys yung itsura natin, yung ating total aura. Pwede mong ilabas yung bangs, pwede din naman na walang bangs. Ayan, kung anong trip mo. So, iisipin mo ba na gupit ito ng hindi professional, o diba? Parang marunong yung gumupit, charot. DIY, do it yourself. Kaya-kaya nyo yan. Kung kaya ko nga, kaya nyo rin. Free pa kayo, diba? So, ngayon, ito na yung total aura na nakita nyo ito. Pero may isa pa akong ipapakita sa inyo na yun yung talagang favorite kong buhok. Yung laging style ko sa buhok ko na yun yung mga jauna na buhok, mga 1960s, yun yung favorite kong buhok. Yun yung articulation ko sa buhok ko. Eto, simple lang ito, pero yun, pinagpapaguran ko talaga, as in talagang fina-fly away ko, yun yung favorite ko na buhok. Gagawin ko ngayon. Kasi guys, kung ang style nyo lang sa buhok nyo, isang style lang, boring. Ako kasi, different style. Kung ano yung maisipan ko, kung ano yung tingin naman natin, babagay sa atin. Depende na yan sa ating pag-aarte sa sarili. As long as, hindi ka naman nakakasakit ng damdamin ng iba. Kung naartehan sila sa'yo, okay lang. As long as kaya mo yung sarili mong dalhin, di, walang kilmanan, di ba? Ngayon, gagawin ko yung isang favorite ko nga. Yun yung favorite na buhok ko talaga. As in, sa lahat ng occasion, favorite ko yun. Yung pinapply away ko yung buhok ko. Gagawin ko na ulit ngayon. Ito yung padalawang style na gagawin natin sa ating buhok. Ang una kong gagawin, ikiklip muna natin yung kabila. And, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Ikiklip din muna natin kabila. Kasi, ang una ko nga hagudin is yung ilalim. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na favorite ko sa buhok ko. Yung pina-fly away ko siya. Yun yung pinaka-favorite ko sa buhok ko. sa lahat ng okasyon. O kahit ito yung laro ko sa buhok ko. Yung pina-fly away ko siya. Yung ganito kasi tuwa-tuwa ako yung sa mga pelikula ng London, ng England. Pelikula ng mga English. Yung mga sinaunang tao na 1950s, 60s, nakikita ko kasi sa mga movies, ang gaganda nila. Yung nakabaliskad yung buhok nila, nakaganyan, naka-fly away. Gustong-gusto ko silang pagmastan. Gustong-gusto ko, inanak po ako ng 1971. Pero gustong-gusto ko yung mga buhok ng 1950s, 1960s na mga babae. Yung mga naka-fly away yung buhok nila, gantang-ganda ako doon, promise. Tapos mamaya mo na lang siya ayusin. Basta ito yung sa lahat ng articulation ko sa hair ko, ito yung favorite ko, yung fly away. Kasi yun nga, ini-imagine ko yung mga sinaunang tao, 1950s, 1960s. Ganda-ganda ako sa mga movies na ganun. Yung nakatikwas yung mga hair nila. Medyo mahaba pa nga to eh. Mas maganda kasi na na i-fly away yung buhok kapag medyo maikli yung parang baba lang ng tenga mo. Madali siyang gawin. Madali siyang i-fly away. Mas magandang i-fly away ang buhok kapag maikli. Talagang makukuha mo yung hairstyle ng mga sinaunang panahon na naka-fly away, na naka-ganon siya. Gustong-gusto. Yung ganyan lang siya kaikli, tapos naka-ganon. Eto na guys. Tapos na tayo. Eto yung sinasabi ko sa inyo na articulation ko sa aking buhok. Yung old fashion ng mga 1960s. So, di ba? Ang ganda niya. Tuwan-tuwa ako dun sa mga taong sinauna na ganito yung mga buhok nila. Sobrang gandang-ganda ako. Yan.
dapat kasi guys, sa tayo mga babae, may art sa buhok natin para hindi boring. Laging gano'n yung style natin. Laging gano'n yung nakikita sa atin. Dapat medyo umaura tayo minsan-minsan. Huwag nating ikaya yung age natin na hindi na tayo pwede mag-inarte kung 50s na tayo. Ay, hindi ah. Dapat kung kailan tayong umiidad doon natin, pinapabata yung aura natin. Ah, di ba? Ganun lang. Simple. Makes beauty. Sana nagustuhan nyo at may natuturan kayong muli sa aking pag-iinarte sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood. At eto, ganito lang. Simple lang yan, pero ano, ito yung favorite kong buhok. Nakaka-aura. Hindi ba nakatuwa siya? Yung mga sinaunang tao, kanyan yung mga buhok. Life is beautiful. Bye bye. God bless everyone. Good night.